Makakabalik nga ba sa meta si Kimi? Sa Mobile Legends game na to, pag-uusapan natin kung bakit pwede siyang maipasok sa meta. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Ito yung item build at emblem na gagamitin ko. Mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. At dahil merong Tigreal yung kalaban, kaya mas pinili kong mag-red start. Kadalasan kung saan nagre-respawn yung Lito, doon nag-i-start yung mga kalaban. Kaya kung sakaling mag-i-invade sila, doon din sila magsisimula kung saan malapit yung Lito. Mapapansin nyo rin sa minimap, nalalabas yung Tigreal doon sa blue buff. At dahil nga na possible na i-invade nila yon, kaya hindi ko rin muna gagamitin yung Retrico. Isa sa mga nerf kay Kimi is yung early game niya. Pero dahil sa pagkaka-nerf sa mga meta marksman, possible na mapasok na natin si Kimi sa meta. Ang advantage ni Kimi, kaya niya sabayan kahit sinong marksman maliban sa Claude. Dahil nga sa range at slow, hindi siya basta-basta malalapitan. Kaya kung walang assassin yung kalaban na kayang lumapit sa'yo, mas maganda na i-pick nyo si Kimi. Dahil nga, jungle Kimi tayo, ibig sabihin, kailangan natin mag-retribution. Kung merong assassin na makakalapit agad sa atin, mas mahihirapan tayo. Pagdating sa early game, priority lang natin makapag-farm agad. At para mas madali nating ma-pressure yung kalaban, pwede nating kunin agad yung jungle creeps nila. Dahil nga, napakabilis mag-farm ng Kimi, kaya malaking advantage yun. Isa sa mga ni-nerf kay Kimi is yung early game damage niya. Kaya makikita nyo dito, hindi tayo basta-basta makakasabay sa early game. Uy, ako. Wala kang nakapag pa yung uwi ka na buhay. Ah, open turtle ah. Ako nga pala mag pick this. Hindi malam. Broad. Dito na yung ano, nakapersa na dito yung tayo. Ano jungle nila, Brody? Ito ka, master. Ay, tayo mag-turtle ah. Diyan na ako. Nandito sila. Patank mo, ano? Khalid, Khalid. Punta ka, Khalid. Ito, may shield para sa'yo. Patay. At lumayo ka lang ng second. Para makapunta ako sa'yo. Yun lang, patay na ako. Ay, may gano'n pala sa harap ko. Balde din. Fuck. Sayang. Patay. Ay, hindi. Next siya level 4. Ay, nag-level 4! Nag-level 4 siya! Swerte naman nun! Kinik-talk si Master. Kaya nga, nag-level 4 bigla. Agis. Ako tata. Okay na yun, okay na yun. Hindi magandang simula yun para sa amin, pero dahil nga late game hero na si Kimi, kaya possible pa tayong makabawi. Isa pang advantage ni Kimi, dahil nga sa mabilis yung basic attack niya, kayang-kaya natin kumuha agad ng gold sa tower. Once na maiwan ng kalaban ng isang tower, kayang-kaya agad natin ubusin yung gold doon. Makikita niyo dito kung gaano kalaking advantage nun para sa atin. Pabantay lang. Saka yung blow ata. Pabantay lang ng blow. Andiyan yun. Hindi mo. Tara, tara. Tara, bigyan natin, ah. Pacheck lang ng mga bush. Tara, naprank tayo. Okay, okay lang yan. Wala sila. Mag-scale naman si Kimi. So, kahit mag-baw, hindi naman tayo. Sa baba. Sa baba tayo dala. Teka, under yung ah. Sa baba sila. Ah, basig tayo na. Kaya sumuma ko sila. Apat na sa baba. Bantay mo. Pasetan tayo. Ito, basag. Pasa ito guys, ito ang mga stay team. Ah, it's fine. Ah,
Masagana. Pangat na po sila, Master. Pangat na po. Palalay kami. Dahil masyado nagpokus sa bottom lane yung kalaban, kaya mas madali natin nakuha yung tower kahit wala pang 5 minutes. Ang problema nga lang, medyo nag-overstay yung Khalid natin sa top lane. At dahil malapit na mag-up yung turtle, kaya yun yung sunod na objective na kukunin natin. Dahil sa mabilis mag-jungle si Kimi, ibig sabihin, mabilis din tayo makakapag-rotate. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis mag-farm si Kimi is dahil sa Raptor Machete. Dahil nga mas mabilis na papagana ni Kimi yung passive ng item na yon, kaya dapat yun ang una nating bubuin. Maliban sa pagpa-farm, malaking tulong din yung true damage na galing sa Raptor Machete para pag lumalaban tayo sa teamfight. Nandito yung ano? Nandito yung Alice. Ah, yun, Nixo, huwag masyadong malalim, Nixo. Na, narete. Tara, tara, tara. Ay, humarang yung ano. Lalim natin. Lolite sila. Lolite sila. Tata yung target. Si Lunox. Labas. Last one. Yung Brody pa, Bads. Huwag na, huwag na. Ulti yung Brody. Huwag na, Bads. Huwag na, Bads. Huwag na, Bads. Papunta sa atin, Nix. Huwag papunta sa kanila. Huwag ka nangaharas ka. Hindi kami makakalapit sa'yo eh. Ano pa rin ha? Nagka-turtle pa rin ha? Tara ko. Parating yun dyan. Ako, out na, out na. Out na, out na. Ako na, nakuha ko na. Patay. Iyan! Sakit ng ulti. Patay na. Wala na si Ipa yan. Kaya to. Kaya, late game tayo eh. Nakuha namin yung turtle pero nakaka-snowball na yung Brody. Marami na siyang nakuha ang kill pero gaya nga na sinabi ko kanina, kayang-kaya natin sabayan kahit sinong marksman dahil hindi nila tayo basta-basta maabot. At dahil nabasag na natin yung top lane, ang sunod na objective na kukunin natin is yung bottom lane tower. At dahil basag na rin yung bottom lane tower namin, kaya plano rin ang kalaban na kunin yung top lane tower. Pero dahil nga ang advantage ni Kimi, sobrang bilis ng basic attack niya, kaya ito yung mangyayari. Isa pa, nasa top sila. Isa pa. Papacheck mo bush. Baka may tao sa bush. Nasag to. Papunta sila mag-mixa tayo pumalaga. Dahil nag-focus sa ibang lane yung kalaban, kaya dalawang tower agad yung mabilis nating nabasag. Kung gusto mong manalo ng mas maraming beses, kailangan mong priority yung pagbasag ng mga tower kaysa sa pag-kill. Hanapin mo lagi yung mga objective na pwede mong kunin. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming player ang sinasabing lagi silang MVP pero hindi sila nananalo. Dahil nga pagiging MVP lang nila is galing lang sa kill at hindi pagbasag ng tower. Boss. Ay, namatay kay Bada. Hindi sa akin naubos si kay Bada. Hindi sa akin. Title. Kung napansin niyo sa teamfight na yun, isa sa mga kailangang tandaan kapag gumagamit ng Kimi, napaka-importante ng positioning. Makikita niyo na hanggat maaari, hindi ako basta-basta nagpapaabot sa kalaban. Maliban doon, priority target lang natin is yung mga hero na abot natin. Kahit na low HP na yung kalaban, kung merong hero nga sa harap natin, hindi natin basta-basta hahabulin yon. Pagdating naman sa item build, core items ni Kimi is yung Raptor Machete, Glowing Wand at Ice Queen Wand. Ito yung kailangan nyo para mas mag-deal ng damage sa teamfight at hindi basta-basta makalapit ang kalaban. Yung dalawang huling item, pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. At dahil nga late game hero na si Kimi, kaya napaka-importante ng Mystery Shop para mas mabilis natin mabuo yung mga item na to. Makikita nyo rin dito kung paano tayo unti-unting babawi sa kalaban. Una, okay na, basag na. Bali na yan. Bali. Masakit, hindi naman masakit si Kimi, diba? Bali. Sa mid. Open natin ito. Masakit iwan, Tay. Masakit to. Eba, boy na yung ano ah. Alice boy. Ah.
Hindi ka na bads, baka tiktokin tayo. Kabado si Bada, kabado! Wala ka red, wala ka red. Ay, wala ka blue, wala ka blue, saglit. Ingat ah, nasa ikod yung Chu ah. Pwede na ka, wala blue si Master. Ay, kinansel, Bada. Lord dyan, Lord, Lord. Mabilis na Lord dyan. Huwag mo na i-clear yung mid. Clear mo na yung taas. Agis mo tayo. Ano, agis mo na. Eh, sa likod ko. Di, thank you. Boom. Kina masakit, diba? Lunox, Lunox. Ah, Lord tayo. Ingat yung Lunox, ha? Patay. Lord sila. Ayos on. Clear mo na muna yung dayon. Thank you. Papanetilin ko yung pag nila. Uy! Nag-reset! Grabe naman itong guard na ito sa plado. Nag-reset. Hero tayo ah. Pinapatunog ko lang ah. Hero tayo, hero tayo, hero, hero. Tara, tara. Tara, kalati yan ah. Ayun na yan. Ay, okay na ako. Tara, tara. Tara, 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 tara. Ay, itong balir. Ay, itong balir. Kaya na ba yung Kimi? Tara, tara. May chin na ah. May chin na po. Wala ko, wala ko. Kailangan tumangki. Kailangan may tumangki. Master, may chin na. May chin na po, may chin na. Mapapatay tayo ng chin. Hindi, kaya naman i-resaw niya yun ni Nixon. Patank lang, patank. Hero tayo, hero. Andi na way to. Ibigay mo sila sa hero, guys. Ito tayo. Na, nag-take ka na. Sige, nag-take ka. Hindi na makaka-tiktok. Well played. Taas na yung top. Baka niya na daw yung top. Uy, taas baba. Lupin. Tiga ko yung bat. Sige. Akin na bat, akin na bat. Pag-clear mid. Kaya nga lang yung mid, kaya nga yung mid. Hindi nga tayo kayo patayin na yung Chu. Ah, nagra-red siya. Uy. May Chu box! May Chu! May Chu! May Chu, di pa ako. Hindi tumuloy. Nasaktan siya eh. May Chu! Ah, son! Isa pa, isa pa! Nabali mo yung balir, nabali mo yung balir. Patayan, patayan. Boom! Nasag. Hindi kuha tayo dito. Nasag. May Brody, may Brody. Tara. Ay, ano, sa gitna, sa gitna. Patay. Halusaw. Halusaw. Copy. Kuha na lang mid. Pwede, patay na to. Uy, binato sa atin. Aray, sakit. One hit na lang ako. Tiktokin ko ba siya? Steal, palive steal. Patay ako. Tiktok na! Pumasok. Pumalag yung Brody. Out, out, out. Tower yan. Patay. Ang gigil na sila. Tatapusin kaya na yan, no? Khalid. Matras. Huwag na, huwag na, out na, huwag na. Pukulit yung Brody. Sige, ang ulit nila. Ulit sila dalawa. Tara, buds. Baba, yung baba. Malalim yung baba, oh. Malalim yung nasa baba. Ay, no, yung ka, no? Ito. Patay pareho yan. Yung sila natalo. Nabulila na natin, nabulila. End natin, end natin. End na. Sabay-sabay niyo yung minions, so yung na-clear yung mid. End to, end to. Huwag na-clear yung mid ah, huwag na-clear yung mid. Baba, tsaka ano lang, top lang. Taas. Taas, tara, taas. Oh, saan yun? Wala yung kausok. Game. Ano ka pag nag-break? Hanggang second ka, Matilda. Huwag napipindutin ako, pipindut ka pag nagkama niya. Nahuli ako ah. Uy! Nahuli ako. End, 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 end. End pa, end. Tower up! Pa, end, pa, end. Oh, end. Last one. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto may paggawa, i-comment mo lang sa baba sa subang gumawa ng guide tungkol doon.